Itong sapatos ito is worth 95,000 pesos. Bakit? Subscribe muna kayo sa YouTube channel namin para malaman nyo kung bakit sobrang mahal nito. Ito yung Jordan 1 Low Travis Scott Reverse Mocha. So first, tignan natin yung box. So this is not your typical Jordan box na black and red yung writing na Nike. Kung ano yung mga nakaprint sa mga normal na Jordan box, ay hindi na may nakaprint, kaya lang yung color lang iniba nila. So buksan na natin. Yan, so yung sa top lid niya, brown yung sa ilalim. So ganun din, may swoosh and may small Nike logo. Tapos, eto na. So yung papel niya, eto laging ginagamit ni Travis Scott. Yung color pink na to, na may Nike Air, Cactus Jack, may wing logo. So after nitong pink paper, meron pang isang white na tissue paper. Tapos, diretso na sa sapatos. So, unang mapapansin nyo dito, trademark ni Travis Scott na reverse na swoosh. Itong oversized na reverse na swoosh. So, alam nyo na naman yan. Kulay cream yung ginamit niya dito. Pero, dun sa kabila na swoosh is white. Punta tayo sa materials na mga ginamit. So, itong sapatos na to, first impression, sobrang premium ng feel niya. Yung mga ginamit na material dito talagang premium. So, makikita nyo dito yung white na part. Sobrang soft ng leather niya, tumbled leather. Hindi katulad ng mga nire-release ngayon na medyo parang plastic yung feel. Tapos, dito sa brown part na to, dito sa may front part and sa side. So, lahat ng brown, nubuck or suede yung ginamit na material dito. Tapos, dito naman, makikita nyo sa may midsole. Syempre, sobrang sikat ngayon ng mga retro-looking na sapatos. So, madalas ginagamit na ngayon yan ng Jordan 1. So, makikita nyo sa mga Jordan 1 Low Vintage Gray, sa Jordan 1 Mid Vintage Gray. So, madalas hindi na sobrang white na ginagamit. And which is sobrang okay. Kasi alam nyo naman, pag sobrang white, ang bilis na rin nag-yellow. So, nakadagdag siya ng magandang vibes kasi, di ba, parang retro agad yung itsura niya. And dun sa ilalim naman is solid na brown. Tapos, yun, typical na iconic outsole ng Jordan 1 na may naka-embossed na Nike na wordings and logo niya. So, dito sa may tongue niya, kita nyo color red yung sa tab niya na Nike Air, plus sa gilid meron nakalagay na Cactus Jack. Sa likod naman, merong face logo ng Cactus Jack. Pero hindi sila parehas eh. Kasi dito naman sa may right pair. So, ang nakalagay naman dito is yung Jordan na wing logo. So, sa insole niya. So, dito sa insole niya, meron nakalagay na baliktad na Travis Scott. Tapos, sa taas, merong face logo ng Cactus Jack. Tapos, sa gitna, merong Nike Air na red. Tapos, sa kabila naman, sa left pair, di sila parehas. Wingman logo, tapos may Cactus Jack, tapos may Jordan na logo. Kung makikita nyo, hindi sila parehas. So, hindi fake yun pag nakakuha kayo ng ganun. So, ayun talaga yung madalas na ginagamit na insole ng Jordan 1 Low Travis Scott. Meron na naman siyang kasama na tatlong extra laces. Semi-waxed yung laces niya. Hindi yung katulad ng mga normal na Jordan, walang wax. So, ito, waxed laces, yung mga, kahit dun sa mga extra laces niya. So, merong brown, merong white, tsaka merong red. Pero yung nakalagay dito is yung cream. So, meron pa pala tayong detail na skip. So, dito pala sa may inner side, makikita nyo meron niyang logo ng Cactus Jack. Okay, so personal opinion, syempre, para sa akin, automatic cup to. Ayun nga, sobrang premium ng feel niya, madaling bagayan. So, white, brown, cream lang yung color way na ginamit. So, alam niyo naman, sobrang pinauso ni Travis Scott yung ganyang colorway. So, kahit anong mga earth tones na mga damit, so solid na solid to. Kahit mapa-shorts, syempre Jordan 1 Low, mapa-shorts or pants, bagay na bagay to. Tsaka sobrang init ngayon ng mga Jordan 1. Actually, nagulat din tayo lahat kasi nga, di ba before, puro Jordan 1 high yung sobrang taas at sobrang sought after ng mga sapatos. Pero ngayon, parang mas nangingibabaw na yung Jordan 1 Low. So for me, automatic up to. Kung gagamitin ko, syempre if the price is right, pwede kong i-rock to. Katulad ng ginagamit ko na Jordan 1 Low Travis na fragment. Balikan natin yung tanong ko simula. Bakit siya mahal? Bakit siya umabot ng 95,000 yung presyo ng sapatos na to? Actually, ang retail price lang nito is 8,095 pesos. Naging sobrang mahal na lang niya kasi this is the most highly anticipated release na sapatos this year. So, alam naman natin basta collab ng Nike, ng Jordan, tsaka ng Travis Scott, sobrang hirap makakuha. Pinost nga ito ng Complex na in 30 minutes, 2.4 million ang nag-entry dun sa raffle nila para lang makakuha ng pair na to. And hindi ko alam kung ilan lang inilabas nila. So, syempre, sobrang taas ng demand and sobrang baba ng supply, yun yung nagdidikta
ng presyo ng sapatos. So, palagay nyo, sulit ba to sa 95,000? Comment down below kung anong masasabi nyo sa pair na to at kung hanggang magkano yung presyo na palagay nyo itataas pa nitong sapatos ito. Ilabas natin to sa store tapos tanongin natin opinion ng mga staff kung anong opinion nila dito sa bagong pair ng Travis Scott Reverse Mocha. Yan guys, so tanongin natin sila sa labas kung anong mas gusto nila, kung etong Fragment na collab sa Travis Scott or etong bagong labas na Jordan 1 Low Reverse Mocha. Tara, tanongin natin. Ito, umpisa natin kay Aljan. So si Aljan, bago natin staff dito sa stansya. Ikaw, para sa'yo, anong mas solid pa din? Etong Travis na sa Fragment or etong Reverse Mocha? Yung ano sir, yung Reverse Mocha for para sa akin. Bakit? Bago po eh. Nika, para sa'yo, ano mas okay na release? Etong Fragment or etong Mocha? Pili ka. Mocha. Bakit? Mas madaling bagayan. Kasi pag blue, de dapat blue mga suot mo, ganun. Pag brown, can be with red or any neutral colors. Okay, so mas madaling bagayan. Singitin lang ito. Wala, di pa nga tinatanong. Narinig ko na yung tanong. So, para sa'yo, etong Fragment or yung bagong... Yung Fragments po ako, sir. Yung Fragment ka pa din, bakit? Pogi sir, yung ganda naman color blocking. Guys, so nandito tayo sa Moroto Branch, tanongin naman natin sila Teen tsaka si Donna kung ano yung mas prefer nila, kung yung Travis or yung bagong release na Reverse Mocha. Sa iyo, Teen, yung Travis or Reverse Mocha? Reverse Mocha po. Bakit? Kasi ang clean ng colorway, very natural yung combination. So, feeling ko mas maging mabenta to. Tsaka ang ganda ng pagka-suede ng materials. Si Donna naman? Para sa akin sir, ito. Si Fragment Travis Scott. Bakit? Mas buhay yung color winner sir compared sa Reverse Mocha. Pero nakita mo na ba to? Yes ma. So mas pa lang sir, mas maganda talaga to sir. Yung ito. Ito sir, itong Fragment. Sa inyo boss, itong blue or itong mocha po? Mocha. 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 Bakit po? I mas prefer ko yung basic colors lang. Mas madaling bagayan po no. Besides sa age appropriate, mas mabilis bagayan as you said. Okay. Yun guys, so narinig nyo kung ano yung mas prefer nila. Parang ano no, medyo tabla no. Panalo ba mocha? O panalo pa rin mocha no. Kasi sa material plus, si Donna lang nga tayo sa Fragment. Si Donna lang tsaka, okay. So si Donna lang tsaka si Carl ang bumoto ng Fragment. Pero yun nga guys, so ako, siguro ito din ako. Kasi nga mas madali bagayan eh. Hindi. May side comment si Donna. Pero seryoso, eto din ako eh. Kasi yung material niya na ginamit, mas premium nga. Though maganda yung collab kasi nito, syempre Fragment. Nike, Jordan, plus Travis. So, ang daming nag-collab dito. Pero eto parang ang daling suotin. Tsaka madaling bagayan. So, yun lang guys. Kung gusto nyo maging updated sa lahat ng ginagawa namin, syempre follow our socials, Facebook, Instagram, Rock and Soul PH. Subscribe na rin kayo sa YouTube channel namin, Rock and Soul TV. Ingat, God bless, peace out.